no, ta si Boss Dam ano? OW United Kingdom number 7. Oo nga, yun nga mismo napansin natin dito. Pero ito na nga, let's head out to the Lord of the Realnoob versus Sea Slayers. Ito na, mainit to, Baymax ha, kasi parehas na dito bumaw sa pagkakas. Umpisa pa lang tayo, nagkakatian na dito both teams, Baymax, into the middle lane. Look at that. Unusual tong ginagawa nila kasi kanina, talagang ano, focusing on their own respective buffs. Yung ginagawa ng mga naunang naglaban natin, pero right now in Vision, ang ginawa ng Sea Slayers dito, nakuha ni Jeez yung red buff nila. Well, sa middle lane, muntik pang mamatay si Miracle, kaya focus na lang din ang Realnoob dito sa Repolio natin. Ang ganda ng rotation na Sea Slayers dito, ha? Yes, no? Tama ka dyan. Yan yung sinasabi ko sa'yo kanina, with the Valier na sinasama niya yung Johan, yung capability nila na kapag jungle dito, ginawa nila early. Pero napansin na nga yun nila, Pawi at Demon, nila papayag na yung marks na nila, yung carry nila later on to the late game, eh wala makuha na red buff. Yes, the only problem dun sa ginawa nila is medyo late na sila para makakakuha ng buff, yung level nila medyo mahuhuli ng konti. No, kasi nga, naunang na-clear out yung red buff nila, tapos blue buff na lang din agad ang ginawa ng Sea Slayers dito. Tama ka dyan, tama ka dyan. Look at Miracle here. Okay, securing muna siya dito ng mga resources na kaya niya. Pero look at that, Atlas together with 69 perfect position. Nakuha nila yung PNK. Ang linis naman ang ginagawa ng Sea Slayers right now. Pero look at this, naiiwan sa taas yung Hellcurt natin na nagpa-farm, wala masyado, wala siyang kalin actually, no? No, umiikot yung kalin niya rito, Popolin Kupa, talagang rotation-wise yung ginagawa dito, Levi, umiikot din kahit saan, sumusunod sa mga miyembro ng team ng Realnoob dito. Which is good kasi, ano eh, kompleto lagi sila when it comes to teamfight, pero yung downside lang, nakakapag-farm maigay yung Hellcurt natin. Pero look here, other middle lane, trying to chase down OnePlus with a bouncing ball, away na lang, 69 dito, bursting fireball, nagko-connect lang din naman. Disengage na lang din muna, wala munang ganap dito na clash. Pero wait, hold si that thought, look at Giza, hinhabong dito ni Chichu Dog. Pero no, hindi rin i-engage into a teamfight. Ayun yung ano yun, no? yung mga moment na naglalakad ka lang sa kalsada, may nakasalubong kang aso, habulin ka ng walang dahilan. Ganun yung nangyari. Nangyari sa kanya. The right now at the middle lane, another team fight is happening. Nahuli dito si Wantas with the stun connecting. Tapos searing torrent, no? Pero the damage is not enough to take him down. Kaya disengage siya lang. Coming from Realnoob, Sea Slayer still has the lead on this match. Pero right now, maahawakan na nung carry yung sarili niyang orange buff. Tama ka dyan, tama ka dyan. Dito si RB medyo nahuli. Gusto niya sanang i-counter or invade yung nagaganap na pagkuha doon ng orange buff. Kaya nakuha niya na dito si parang Lito. Wonder natin ang batang Repolio. Pawi clearing up or showing up the minion wave here onto the middle lane. Dito man banda sa baba. Jeez, trying to run away. Dito si Kupa kumukulit. Pero tinawag na ng amo. Pumito. Pumito. Pinabalik. Wala daw pang bayad ng ano, ng anti-rabies kapag nakakagat yung Chichu Dog niya, kaya nag-iipon muna ng pera yung ating Popolin Kupa. Tinawag muna yung alaga nating aso. Pero right now, the turtle is up for grabs and is waiting to be taken away, pero wala pang pumapansin hanggang ngayon. Look at the rotation na ginagawa ng Realnoob dito, Kari and si OnePlus. Talagang ikot kong ikot punta dito sa top 10. Oh, ang ganda ng talon, nahuli yung isa. Pero Kari still not moving from his position, waiting for a perfect opportunity para sa isang magandang setup play na pwedeng gawin ng Kupra natin. Yes, yes, yes. Look at that. Reset na lang dito ni Miracle. Turgiski ko itutuloy niya na i-go dito yung turtle buff natin. OnePlus, tignan mo yung position dito ni OnePlus and RB. Pareha sila nasa bush doon sa may bandang river. Kapangan lang, no? Yun. It's a perfect match. As pata niya dito, stun dito. Kasi fireball? Yes, dito. Sinasalo niya lahat na ng apoy with a searing torrent. Ay, yes, Miracle. Ay, Frontless going to be another takedown. Last insanity has been activated. Pero here comes another bursting fireball. Tapos RKO out of nowhere, taking down another member of Realnoob. 0-3 na, Maring Athena. Dagdag mo pa yung turtle. Babanggit ko lang ha, napansin ko, parang questionable for me, pumasok si Xborg, nakita niya si Karin natin, nagpo-focus doon banda sa may crab coin, nag-lasinsanity siya, but wala pang i-follow up. So yun naging kapatid yung buhay niya. Look at Pawi trying to fight for his life dito, dumating dito si Epak, pero Miracle, starting in the middle lane turret, down na dito, Baymax. Yes, and right now, Maring Athena, no, mapapansin na natin yung sinasabi natin kanina, na yung capability ng isang Valir during a teamfight sa talagang bugaw kung bugaw, pero mapipick off dito
yung ating Roger, mapabalik mo na lang sa sinabi ko about the value. Talagang nahihirapan silang pumuesto eh. Kapag nag-bursting fireball si Ring Torrent, talagang nabubuwag sila sa pwesto kasi ayaw nila na madali silang multiple stun coming from the value. Tama ka dyan, nabubuwag. Look at that. Perfect match dito. Perfect ejector with the beta link. With the flicker dito si Posta, mukhang hindi pa nga yata makakaligtas si 69G dito. Jeez. Right run away pero nakuha ni Pawi yung kill doon ha. Boss down dito kahit pulahan. Na turn around kill niya pa napatay niya doon si 69. Ang ganda nga ng ginawa niya against 69 eh no. Ano eh, na micro niya. Kumbaga, yung pagbabato ng bursting fireball yes. ng ating Valor na ilagan niya. Ayun lang yung good thing no, pagka chuka, pag malikot ka, with the Jit Kundu and the Shunpu. Pag Shunpu kasi diba, parang debuff na rin siya, nawawala mm-hmm. effects, yung slow effects na ginagawa sa'yo ng enemy team mo. And look at LJ, di siya pumayag dito na mabasag yung top lane turret. Pero once uy, apat. Na protect ka, yung pagtalon niya doon. Apat ang miyembro dito ng Realnoob sa taas. Pero disengage siya lang muna yata, nakakaramdam sila. Nadelikado ang miyembro ni Boss Dam dito. Kaya respo ang ginawa nila. RB might fall down with the slow coming from Chicho Dog. The stun, reconnect, tapos knock up. Yakap ng kalapate is the RKO sa tatlo. Pero walang damage follow up coming from the members of C. Yes, that was a perfect pick off para sa side ng Realnoob. Yes, yes, yes. Nakita nga natin. Perfect pick off. Unting-unting lumalapit dito ang kalamangan kanina ng Sea Slayer sa Realnoob. Look at 1 plus trying to spot on giving information mm-hmm. kung saan nagpuesto yung mga teammates dito ng Sea Slayers. Okay, yung turtle oy. Dito, ah, nakuha na dito ni Ipawi. Hindi na nakapalag doon sa 69 kasi masyadong pagmalayo yung ibang miyembro niya. Yes. Yes, pero item check muna tayo, Maring at Ina. Makikita naman natin, Roger, already nearing that endless battle. Whilst yung ating core sa kabila, which is yung carry, naka-endless battle na, though hindi buo yung Raptors machete niya, naka-nimble blade lang. Ayan, naka-pick off na naman onto the bottom side yung tropa natin na si Kufra. No? Pero ano ah, almost same lang. Pareho lang halos yung item ng dalawang hard carry natin from both sides of the team. Pero tingnan mo dito si Chu ah, naka-Blade of Despair siya dito. Kahit na hindi siya sumasalid doon kanina sa mga clash, worth it kasi farm lang siya ng farm. Oh. Lahat ng resources na pwede niya i-deny sa enemy team natin na kukuha niya. And kung i-compare mo, mas mataas pa yung, rather yung gold niya. Kung i-compare natin sa off-laner din kanina na Hellcurt natin dito sa side ng Sea Slayers mm-hmm. with a 3-9 versus 4-2 gold lead. Yes, and ang naging problem lang din dito nung Hellcurt is buo yung Raptors machete niya kaya medyo na-delay yung kanyang BOD. And right now, no, nahihirapan pa sila pumitas using the Hellcurt. Kasi dikit-dikit din yung kalaban natin, ayaw nila maghiwalay. Yung rotation nga talaga kasi nila, talagang halos perfect eh. To the point na hindi makapick off yung assassin dito ng ating Sea Slayers as well as yung Jawhead, hindi rin makaporma. Yes, yes, tama ka dyan. Look at G-Sap, waiting for the perfect opportunity. Pag lumalim pa ng kaunti dito si Boss Dam, tsaka ako papasok dito. Pababa na rin dito yung Roger together with Atlas, pero doon sa may bandang mid. Uy! Uy! Ay, hindi. Hindi pala tuloy. Oo, disengage lang, disengage lang. Tama na lang, yung kapaan lang galing sa magkabilang team natin dito. And right now, ayan, talagang rotation kung rotation ang ginagawa nila. Ikutan lang din, pero Boss Dam, namataan dito yung tropa natin na si Atlas. Shunpu out. Onto the top side nga lang na pilitan gumamit ng ultimate yung Hellcurt. Last insanity's been popped off for disengage coming from Realnoob. Here comes the follow-up. Kape, nandito na sa guild. Ayan na, with the Chicho Dog, hindi umabo. Oh. Yung kagat ng aso, mas mabilis tumakbo ang ipis kesa sa aso, Maring Athena. Yes, advantage yung Realnoob na gamit din dito yung Dark Knight Falls. Here comes Atlas. Hellcurt, but the Atlas onto the back lane dito. Oy, tumakas yun! Play! 69 here with the first fireball. Sinalo lahat yun ng miyembro ng Realnoob. Dito, buhay pa si Levi, but then it's a double kill for Miracle. And right now, Sea Slayers has the opportunity to take down the turtle. And here on the bottom side, GG Easy ang nakakahawak ng kalamangan. Hindi makapalag si pare mong Boss Dam. And right now, he is targeting the turret. Boss Dam still trying his best to defend. The second tier turret was on the top lane si 1 plus. Medyo na greedy. Pumasok pa siya mag-isa kahit wala na siyang kasama, Maring Athena. Yun yung nagiging problem nila dito. Audition, kung tawagin natin, paisa-isa ang pasok ng Realnoob. Pero maganda dito ah, parang wave yung nagiging momentum dito. Pero hold that thought, look at that. Mm-hmm. Na-pick off dito si Jizz, which is enjoyed natin by Boss Dam. Dito na-spotan na Chicho Dog si 69 ah, not a good position for him this time. Okay, yes. Mabanggit ko lang kanina, may mag-catch nung first game lamang dito yung Realnoob, nung early game rather.
Tapos si Steel Slayers, pasapasahan, 'di ba? Tuwing may napipick off, napapasa yung lead, napapasa yung corona, kumbaga. Yes. Ito yung magiging susunod na team fight will be the deciding of which team has the upper hand. And ngayon, delikado si Pare 69, kalahati na lang yung buhay. Levi, very aggressive plays coming from his ex-borg right now. Kukuha ng Repolyo. Ito, ang ganda ng RKO. Another pick off para kay Pare Miracle. And look at Miracle, still on the go. Kasi Sanity's been puffed off, pero hindi siya makakatakas sa dalawang miyembro ng Sisters na ubod ng kulin tumakbo. That is going to be the Hellcat. And yung ating Roger was on the bottom lane. Boss Hunter, gamang very greedy plays sa pinapakita. Carry with the Phantom Step, not taking down G's. Being able to run away with that play, masakit para sa team ng Realnoob yun, Maring at Ina. Wala silang napansagot sa ginawang pick-up sa kanila ng Sea Slayers. And another bonus objective pa nga dito sa may bandang middle lane at top lane. Dalawang lane ang pinapressure dito ng Realnoob. Nakita mo yon, isang basic attack or ano, phantom snap na lang sana nung carry. Nakatakbo pa yung Johid natin. Oo nga eh, nabitin yung damage. So hindi sapat pa yung damage. Actually kasi alam naman natin, Johid talaga medyo may kakunatan din even though wala siyang armor items. Pero ano, no? Katakataka yun kasi golden stuff in this battle, yeah, pero damage is not enough pa rin. Grabe. So, Lady Luck is on the side talaga ni paring G. Siguro kung may dagger pa siyang binili, pero dito nakuha ni OnePlus yata yung Cyclone Eye. Parang katakas na rin naman siya. The Lord is up for grabs dito. Baymax, Degat, Miracle. Sinasolo niya na lang muna. While the other members are zoning out. Fake Lord pa ka dito. Si OnePlus. Ayun, delikado si OnePlus. Oh! Naku po. Ayun yung kanina pa natin sinasabi. Although maganda siya yung shine taga-set na magiging play team niya. Kaso wala na magiging follow-up. Masyadong palalim kung mangungulit ka. Tapos fake Lord pa. Look at Boss Dab. Gusto niyang gumante dito with a wave. Dragon G's dito. Nakapag-flicker out pa nga. Grabe! No, nakakapikon yung ganyan. Yung dalawang beses ka natakasan. Yung dalawang beses nahuli ng halos perfecto. Pero dalawang beses ka natakasan. Pero what a petrify coming from LJ. Still on the go. Chasing Boss Dab. Pero disengages. Here comes the Atlas. Tapos si 69 with the bursting fireball. Tapos Searing Turret will make sure that they take down this Boss Dam which has the choke. Ayaw nilang patakasin, no? Unlike yung ginagawa nila Boss Dam na nakakatakas, on the side of his tail, kapag namataan ka, secure kill ka na agad. Alam mo yun, parang nakaka-irritate yun eh, no? Alam mo yun, konti na lang eh. Basic attack na lang nakakatakas. Pangalawang best na yun. So, this ano, nakakagigil yun para sa side dito ng Realnoob. Pero at least alam nila kaya nila i-take down kung mag-focus para silang lahat doon. But hold that thought, Levi dito ah. Nagko-connect yung mga Searing Turret pag knock-up dito ng 69. They need to melt this Lord na mas mabilis pa sa mask. Ayan, nako, Chichu Dog contra bottom lane. Regado yung pwesto. Maliit yung buhay ng aso. Wala na rin buhay yung turret natin right now. Sea Slayers, maganda ang kalagayan. Boss Tambo, the Jit can do just to clear out the enemy minion wave. Pero nahuli yung atas natin dito, RB. Right run away, one plus as well. Kalahati na lang halos yung buhay with the damage taken. From 69, GG Easy, tumapak ng drop. Way of the Dragon coming from the two. Here from the Searing Turret, tapos bursting fireball. Last sanity has been activated. Plus main squad, Levi, still on the top. Kumakagat pa yung tropa natin na si Roger. Miracle is still alive. Hapan HP, pinasok yung kari ang galawag ng turret. Pero Phantom Step will be taking him down. Bursting fireball, Searing Turret, taking down that carry, RB. RB, tsaka yung ano natin ang natitira on the side of Sisteos, delikado si paring Levi, 2 versus 1 to, I think disengage siya lang muna para sa magkabilang sabi. Ang mind-blowing nung nangyaring clash na yun for me, Baymax, ha? Kasi napansin mo, although na-pick off nila dito si Jeez and yung si Miracle natin, which is the Roger, yung main damager dito, na-pick off rin si Pawi. Mahihirapan dito si Levi na mag-defend mag-isa. Pero wait, ayan na. Buti na lang, medyo mababa pa yung death timer ng mga kakampi niya. This gives them time or space para makapag-regroup to think of what their next strategy will be. Tama ka dyan, Mara. Kailangan talaga pag-isipan na nila maigi kung sino ba yung uunahin nila during team fights. Hindi sila, feeling ko yung huling team fight na naganap. Nag-focus sila sa Johid kasi napipiko na sila. Hindi nila makuha. That they forgot about Miracle dealing that much damage with these items at BOD and this battle. Isipin nyo yung dalawang yun pa lang, masakit na yung bitaw, nasamahan pa ng Wind Talker. No, makompare natin sa carry natin with the Thunderbolt and this, tapos Golden Staff. Ang inaasahan niya lang damage is so passage niya for another teamfight coming with the RKO, tapos yung ating Helper with the
Stinger. Masakit ang damage. Hindi pa tapos. Another Stinger who's taking down the carry. Levi. Pop off yung immortality. Hinahabol ni parang Miracle. Sino on the go. Wala ng Traga Armor. Ang ganda ng pagka-frost blow na parang 69. Joe naiwan dito with another RKO. Miracle with the double kill. And that is going to be a wipe out. Oh my God. Gusto sana nilang i-contest yung ginagawang pag-i-invade sa jungle nila, but then the RKO is real. Hindi pa naging enough yung naging damage doon ng ating carry na pick up pag natira doon si Boss Dam. And of course,